What's up, friends? Welcome back to another video, and in this episode, wala muna tayong ride dahil usapang bike fit muna tayo. But before anything else, intro muna. Let's go! So, gaya nga ng sinabi ko kanina, usapang bike fit muna tayo. And for those who follow me on Facebook and Instagram already know na recently nagpa-bike fit ako. And since this is a very wonderful experience and part 2 ng cycling journey ko, gusto ko din i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. And hopefully, by the end of this video, we get to answer the questions. Ano nga ba yung bike fitting? Para saan nga ba yung bike fitting? Magkano siya inaabot? And kung worth it ba magpa-bike fit. And without further ado, simulan na natin by defining ano nga ba yung bike fitting. And kapag ka nag-search ka sa Google, ito yung lalabas. Bike fitting is a process of adjusting a bike for a cyclist to optimize their comfort, performance, and efficiency. So in short, i-adjust yung bike mo para mas maging comfortable ka, mas maging efficient ka, and para mas mag-improve yung performance mo. So, kung maliit man or malaki yung bike mo, doon i-adjust lahat para mas maging fit para sa'yo. At aside from the overall comfort na napoprovide ng bike fitting, it also provides or aims to avoid injuries na mostly nakukuha natin kapag mali yung fit natin sa bike. For example, mali yung attachment ng clips pedals natin, prone tayo sa knee injuries, or kung kunwari masyadong mahaba yung stem natin, yung handlebars natin, of course masakit yung balikat natin, yung neck natin, and iba pang injuries na pwede nating makuha kapag kamali yung sizes or yung fitting ng mga bike natin. So one of the benefits of bike fitting is avoiding injuries. And now that we understand what bike fit is and nalaman na natin kung ano ba talaga yung bike fitting, nakuha na natin yung definition, alam na natin yung benefits niya, i-share ko naman sa inyo kung paano siya ginawa sa akin mismo and kung ano yung mga experiences ko at ano yung mga ginawa sa akin ni Sir Bam. So for those who don't know, nagpa-bike fit ako kay Sir Bam of the Fit Lab, and yung first niyang ginawa sa akin ay nagtanong muna siya kung anong type of rider ba ako and ano ba yung mga sumasakit sa akin. So from there, kinuha niya yung mga sizes ng sapatos ko, pinaglakad niya ako, basically inalam niya yung profile ko. So before bike fitting mismo, inintindi niya muna kung saan siya mag-adjust, gumawa muna siya ng plano, and from understanding what type of rider I am, saka siya nagsimula na mag-adjust doon sa bike ko. And yung mga in-adjust niya naman sa bike ko starts from the foot position, saddle height, stem, and handlebar position. So, iba-iba siya ng way, may mga ginagamit din silang iba't ibang tools. Pero basically, kung knowledgeable yung mga bike fitter nyo, alam nila yung ginagawa nila and alam nila by the looks of it. So, kung gumagalaw ka when you are pedaling, medyo may something wrong sa hips mo or may something wrong sa knees mo or sa shoulders mo, and they will correct it. And isa pa sa napansin ko kay Sir Bam, tinanong niya rin yung mga physical activities ko, and nung nag-physical stretching din kami, sinabi niya na super tight ng hamstrings ko. So alam niya na overused yung muscle ko dito sa my hamstrings. And ayun nga, after understanding my physiology, sa kanya na ako pinasakay ng bike. So, tinest naman yung physical fitness ko and yung position ko mismo dun sa bike. And from there, saka na nag-start na mag-adjust. And yung mga adjustment na ginawa sa bike ko, minimal lang dahil luckily, sakto yung nabili kong bagong bike. And for those who don't know, I am 4'11 and yung size ng bike ko ay double XS. So, yung in-adjust lang is yung saddle height. So, from mataas, parang binawasan siya ng 2 inches. And then, yung sa headset naman, binaba rin siya. So, mas naging aero yung position ko. Mas naging stable yung upper body natin. And gumamit tayo ng ibang leg muscle group sa lower part naman ng katawan natin. And while adjusting doon sa bike, meron ding option na binibigay sina bike fitter sa atin kung saan tayo mas comfortable. And actually, doon kami nagtagal ni Sir Bam. Medyo
In doubt kasi ako kung gusto ko ng aero position dahil sinabi ko sa kanya na endurance cycling lang yung talagang type of ride na ginagawa ko. Pero sabi niya, kung gusto ko daw tumagal, mas okay daw yung ganung position. So, ang ginawa namin ay nagbawas kami ng 3 spacer sa headset. So, ayun. Eventually, naging comfortable naman ako doon and mas naging madali siya para sa akin. At overall, tumagal lang kami siguro ng 2.5 hours dahil sabi ni Sir Bam, madali lang naman akong i-bike fit. So, yun nga yung mga adjustments namin, saddle height, yung headset. Eh, nagdagdag din kami ng 2 shins sa sapatos kasi hindi pantay yung hips ko. So, para magpantay, ginawa namin, nagdagdag kami ng shin dun sa sapatos. And eventually, makokorek din naman daw yun through stretches and workouts moving forward. And ayun, after nung bike fit, tinry ko na agad siya mag-coffee ride. And first impression, nakakapanibago. Super iba yung feeling dahil ibang muscle groups yung ginagamit. And eventually, naging malakas din yung mga muscle groups na yun. At naging masarap yung padya ko, lalo na sa bataan ride natin. We were able to maintain 40 kilometers per hour and napansin din ng mga kasama natin na sobrang ganda ng position natin. And aside from doon sa performance na yon, ang ganda din ng comfort ko or mas comfortable ako na wala na yung mga sakit ko dito sa leeg and sa likod. And overall, sobrang better yung feeling, yung performance, and yung comfort. At syempre, now that I shared my experience dun sa bike fitting journey ko, for sure, may mga tanong kayo and number one na tanong nyo is, magkano ba yung ginastos ko? So, to answer your question and para masagot na lahat ng mga paulit-ulit na tanong, ang nagastos ko po ay 5,000 pesos. To be exact, 5,300 dahil may additional na 150 plus 150 doon sa shin, so additional 300. And yung price range niya usually nagbabary from bike fitter to bike fitter. And kay Sir Bam ako nagpa-bike fit ng The Fit Lab for 2 reasons. Number 1, dahil siya yung malapit sa akin. And number 2, siya yung pinakamura na malapit sa akin. So may mga ibang bike fitter pa dyan, may iba kayong options. Andyan sina Fluid Fit. Affordable din si Sir Fluid, si Sir Mito Ilagan, kaya lang medyo malayo siya sa akin. Andyan sina Forward Motions, ina Sir Fred, kung may budget kayo, kung napag-ipunan nyo yung bike fit session nyo. Meron ding ibang options sa Decathlon, nandyan yung ibang fitters sa iba't ibang branches. Pero nag-inquire ako sa kanila and medyo mataas na yung presyo. Pero may iba silang services na in-offer bukod dun sa mga process na ginawa or shinare ko sa inyo kanina na ginawa sa akin. So ayun, depende sa inyo, depende sa preference nyo. Pero sa akin, perfect option si Sir Bam of The Fit Lab and 5,300 lang siya. So finally, to answer the golden question, worth it ba na magpa-bike fit? For me, the answer is yes. And sa tingin ko, it's a good investment lalo na kung plano mo pa rin mag-bike in the long run and magiging parte na siya ng lifestyle mo. And for 3 reasons, worth it siya dahil number 1, it can prevent you from injuries and if nakakapag-invest ka sa mga bike parts, you have to invest in your safety as well. Number 2, ang dami niyang benefits in terms of comfort. And number 3, yung benefits niya rin when it comes to your performance and your efficiency will be used moving forward lalo na kung may plano ka na mag-race and maging competitive. Kasi for sure, bilang siklista, hindi tayo stagnant and every ride, nag-i-improve tayo. At moving forward, magiging plano rin natin na sumali kahit papaano sa mga challenges, cycling challenges, mga races, and mga fun rides. And to be able to keep up, we need to improve and perform better as well. And I think bike fit is one of those things na kailangan mong gawin kung gusto mong mag-improve and mas maging better sa pagbabike. And that's it for our usapang bike fit. I hope I shared my experience well and sana na-express ko din yung mga gusto kong sabihin ng tama. Medyo bangag tayo and hindi tayo sanay sa sit-down vlogs. But if you have comments and suggestions, questions, comment down below. And if you like this video, please give it a thumbs up.
And I'll see you on the next one. Bye!